Hello mga ka-Jabak Girls, gagawa tayo ngayon ng Vietnamese roll. At ito ang kanyang mga ingredients. Ay, shrimps, chicken breast, carrots, ginger, lemon, chicken cubes, peanuts, mint, at saka coriander, lettuce, egg, ito pa ba? Ayan yung wrapper niya yan. Yung kanaman, kanyang sauce ay coconut milk, peanut butter, hoisin sauce. Ano pa ba? Ngayon gagawa tayo ng ano, pang marinate ng chicken breast. Masarap yan. Ano natin? Kasi yan yung chicken breast na yan, yan din laging pinapagawa ng aming employer. Pag dumadating sila, magbarbecue kami ng chicken breast with salad and everything. Ayan. Halo natin yung ginawa niyang sauce dyan. I-marinate natin siya ng por lo menos 15-30 minutos. Ayan. Tapos, gagaya tayo ng ginger. Panlagay natin mamaya sa babalutin nating Vietnamese roll. Yan ang isang ingredients ng Vietnamese roll. Yung ginger, gustong-gusto ko yun ilalagay. Ewan ko ba, nasasarapan talaga ako dyan. Nang nasasarapan talaga ako sa luya na panlagay sa mga pagkain. Kinakain ko rin yan na kahit na ano lang, ginger at tomato lang, kamatis, at may sabagoong o patis. Oh, sarap na sa akin yan. Pwede ko nang ulamin na ganyan lang. Sanay ako sa hirap eh. Kaya pwede na rin yan sa akin, ulamin yung ginger at kamatis na may bagoong. Ayan. At may sibuyas din. Ayan, isa kasi yan sa mga ingredients natin na ilagay sa ano, Vietnamese roll. Ginger. Yan. Tapos natin yung isang ingredients. Tapos ay, ano pa ba yun? Ano pa yun? Ay, babalatan din natin yan. Yung pipino. Tapos, i-slice natin siya ng pahaba. Yan. Lahat kasi ng mga ingredients list niyan, pahaba ang paghiwa niyan. Tignan natin kung paano natin ihiwain. Ayan. Ayan. Carrots din, ganyan yan. Carrots din. Kailangan din natin, hiwain din natin siya ng pahaba, matipis na pahaba. Kikita rin natin. Ipapakita ko sa iyo kung paano pag-i-slice. Ang pag-prepare kasi ng Vietnamese roll yun yan, marami lang talaga siyang ano tawag din? Ang daming gagayatin, ganun. Pero okay lang siya dahil worth it naman, dahil masarap talaga siya at saka healthy na pagkain. Yan, ito ang pinaka-favorite din ng employer namin na pagkain. Sabi nga nila, kahit daw araw-araw ganyan ang pagkain nila, ay okay sa kanila. Kasi ang hinahanap nilang pagkain, yung mga healthy kasi, healthy food. Ayan. Pero nahiya daw sila kung araw-arawin silang magpagawa ng ganito dahil nga matrabaho nga naman. Kaya, mga siguro once a week or sometimes 2 times a week silang magpagawa ng ganyan. Ganyan. Yan ang pinaka the best na, yan ang pinaka favorite nilang dish ng mga yung mga employer namin. Kaya kahit nga ano, kahit nakapikit, sabi ko na nga baka kahit nakapikit ako yan, alam ko nang ginagawa ko, pero yun nga lang, talagang matrabaho siya. Ang daming gagawin lalo pag ano ng mga shrimps, paglinis ng shrimps, ganun. Kasi pati rin niya yung chicken breast, ganun din. Dami mo rin gagawin, i-marinate mo pa siya, tapos, ano, kaya,
yan lang ang kaano ng Vietnamese. So, masarap siya, healthy, pero matrabaho. Ayun. Sige lang, patuloy nyo lang akong panuorin na magagayat ng mga ano ingredients ng Vietnamese roll. Ayan. Purol pa yung aking ginagamit na kutsilyo. Hindi ko kasi na yan na ipahasa eh. Kung nahasa sana yung magsandali lang. Sandali lang natin siyang gagawin. Kasi yung aking ayudante dyan, yung aking helper, yung anak ko, may ano, nagtatampo. Kaya hinayaan na namin siya. Kaya kami na lang gumawa ng lahat-lahat. Kami mag-asawa. Yung anak ko kasi talagang magaling siya dyan sa pagganito. Pag-slice. Marunong siya sa kusina kasi. Siyang pag-asa ko pag ganyan marami akong ginagawa. Siyang gumagawa lahat niyan. Pag dito sa bahay. Pero dun sa employer, syempre kami lang din ang asawa ko. Ang gumagawa lahat-lahat. Yan ginagawa kong yan. Yan hindi pang 10 persona ay pang 10 persons na yung mga itong mga ginagayat kong ganyan. Yung recipe ito, yung buo na yan, pang 10 persona o 12 person na ang kakain yan. Kasi, madami na yun. Kunti-kunti lang naman ang ilagay mo sa isang balot. Kaya, madami na yan. Makikita nyo pag magbabalot ako. Yan din sa tawag dyan. Kailangan din na maganda rin ang pag-ayos mo sa lamesa para magandang tignan at nakaaya-ayang kainin. Ayun. Pag may mga bisita kami nga, lahat sila talagang nililitrato nila yung pagkain na yan, Vietnamese roll. Ganyan-ganito rin. Ano din natin yung mani. Ayan yung peanut. Ihalo din natin yan sa kwan. Isang ingredients din na babalot natin dyan sa Vietnamese roll. Yung ano din yan, may kasama pa sanang kasoy nuts. Yung cashew nuts. Kaya lang, walang nabili itong aking kasama. Pero okay, na, okay rin lang kung iisa lang nuts ang ilagay natin doon sa Vietnamese roll natin. Okay na yung peanuts. Pero mas masarap kung ako lang ano, kasi peanut butter nut na ano na yung crunchy. Peanut butter na may crunchy-crunchy yung ano, pang sauce na gagawin natin. Okay na sanang wala siyang ganyan. Wala na siyang peanuts na ganyan ni tinagdad. Yun na lang kasoy nuts sana. Pero wala nga. Pagtiisa na natin yan. Yan. Sa peanut butter sauce naman, yan, 1 cup na coconut milk. Tapos, ano din, 1 cup din na peanut butter. Pero dinagdagan ko pa ng 1/4 cup. Parang 1 1/4 cup na peanut butter ang nilagay ko dyan. Tapos 1/4 cup na hoisin sauce. Yan ang nilagay ko. Tapos isang lemon yung ilalagay natin dito na juice. Yan, yun lang kanya. Kasi yung hoisin sauce, ano na yan eh, tawagan salty na yan, kaya hindi na rin natin lagyan yan ng asin o ano pa. Ganyan lang yan. Pwede mo rin lagyan yan pa na kung gusto mo talagang yung pag gusto mong malasa, lagyan mo siya din ng luya dyan.
Pero dapat mamayang hapon mapagagamitin para lumasa yung luya. Pero may luya na rin yung ingredients natin. Yung nilagay natin sa akin, okay rin lang yun. Pero sa akin, mas maganda pag naibabad sana yan na may luya. Kasi parang napaka-fresco yung kanyang lasa. Pero okay lang. Okay din yan. Ganyan. Yung halo-halo lang natin. Makita rin naman natin na pag lumapot na, hindi na masyado siyang yung watery. Ayun. Yan, dinagdagan ko na ng 1/4 cup ulit na peanut butter. Yan. Hanggang halo-haloin lang natin. Mahalong mabuti. Yan. Yan ang isang sauce ng Vietnamese roll. Depende kasi kung gusto mo pa ng ibang sauce, gagawa ka pa ng sauce, yung hoisin sauce naman. Pero pwede lang kahit isang sauce lang, peanut butter, okay na yan. O hoisin, depende sa'yo kung gusto mo lang din yung hoisin sauce lang na sauce, okay lang din yun. Kaya nasa sayo yan. Ngayon magluluto tayo ng ng itlog. Kasali rin yan sa ingredients natin. Ifrito, tapos islice natin yan ng pahaba rin. Ayan. Puro pahaba ang pang-ano yan. Na-slice na sa pahaba na siya. Oh. Ayan, ganyan siya. Tapos ngayon, yung shrimps naman, ang alisan natin yung kinain ng shrimps, yung anong tawag yan? Bituka ba yan? Bituka ng shrimps para maalis yung lasa niyang yan. Kasi masarap pag may ganyan eh. Kaya alisin natin yan. Yan. Tapos, iluluto natin siya ng ayan muna pala. Hanguin muna natin yung ating na barbecue na chicken breast. Yung inano natin kanina. Minarinate natin. Iwain natin siya ng pahaba rin. Puro pahaba. Mas maganda kasi i-arrange doon sa may wrapper. Pag nag-wrap ka ng Vietnamese roll. Ayan. Yung iba dyan ginakain. Yung iba dyan. Kasi gutom na ako. Subo ng konti. Ganun. Hanggang sa mabusog na sa kasusubo. Ayun, sinubo ko na. Ang sarap kasi niyan eh. Ang sarap talaga. Favorite talaga ng employer namin. Isa sa mga favorite na employer namin na yung in-order sa amin. Ayun, sabi niya na yung chicken breast with ginger, marinated with ginger. Sabi nila, alam na namin. Chicken breast siya, kaya sa pag sinabi ganun eh, alam na namin. Ang chicken breast daw kung kain nila salad at ano pa. Iba pang kwan. Ano pa yung tibon? Tibon na bacon. Yung ternera, baka ako. Nakadabi na akong subo. Ayan, tapos na. Ayan, yung ko naman, tawag dyan, pansit o sutanghon. Ano natin na tubig. Ayan naman, iluto natin yung shrimps. Ayan. Isa sa mga ingredients. Ayan, dami lang, dami nga lang trabaho, pero masarap naman siya. At sabi nga din ng employer namin, very healthy food daw. Kaya, ganyan. Sandali lang naman kasi ang luto niyan eh. Ganyan lang. Sandali lang lutuin kasi din itong shrimps. Halo. Ilang beses lang. Wala pa yatang 2 minutes na lutuin niyan eh. Thank you.
Ayan, ngayon, iluto na. Eh, painitin lang natin yung hoisin sauce na sauce. Hoisin sauce, lagyan mo lang siya ng chili. Kung minsan, linalagyan ko pa yan ng tawag garlic. Mas masarap pa. Pero ako'y tinabandag mag-gayat ng ano, garlic, kaya yan lang muna. Tinamad na rin yung kasama ko. Kaya yan, pero pag sa employer yan, ay kumpleto, Ricardo. Hindi kailangan, hindi mo kumpleto, talagang kumpletuhin mo. Uminit lang yan, okay na siya. Basta uminit na yung hoisin sauce. Okay na. Ayan. Tapos ngayon, ipakita ko, yan ang finish. Finish product na yan. Yan na lahat ng mga pag-prepare natin ng mga ingredients ng ating babalutin na Vietnamese roll. Yung spaghetti para sa apo ko yan. Kasi ayaw niya yan eh. Vietnamese roll para sa kanya yan. Ganyan. Ngayon, yan lahat. Pero parang ano, ang ganda nga namang tignan, makulay. Ayan, magpapainit muna tayo ng tubig. Pagkatapos, papakita ko sa inyo kung paano magbalot. Pero marunong naman kayo magbalot. Papakita ko lang kung paano. Ganito yan. Yan, sa primerong ito, masyadong siyang ano, masyadong matubig. Pang napapansin naman ninyo yung sugat-sugat ko dyan kahapon kasi rescue kami sa anak ko. Tumulong kami sa paggagarden. Kaya yan, sugat-sugat ang mga braso ko. Tapos, dami-dami kong gasgas sa kamay. Ayan. Nanaw ko sa mainit na tubig. Kahit naman lang, hindi naman masyadong mainit, pwede naman din. Ayan, lettuce. Ayan, primero lettuce. Pero depende rin sa inyo kung anong gusto nyo nuhahin. Pero sa akin, inuna ko sa kasi pagbabalot, yung lettuce, tapos yung sutanghon. Lagyan natin siya na konting sutanghon. Ganon. Oops. Ganyan kasi, yung pag nag-ano kami, yan lang pagkain ng employer namin. Sila na ang gagawa. Nag-i-enjoy daw kasi silang kakain na ganyan pag silang gumagawa. Hindi raw masarap pag ginawa na ng iba. Kasi yung paggagawa niyan, nag-i-enjoy sila eh. Nagagawa. Kaya, ayan. Ayan, tapos ilagay natin lahat ng ingredients. Kung ayaw mo naman ng mga ibang ingredients dyan, pwede na rin. Kahit ba dalawang ingredients lang ilagay mo, pwede. Pero yan, kumpletuhin natin ang ilalagay natin. Shrimps, itlog, ano yan, egg. Kung itlog, egg, itago siya rin. Lagyan natin ng mga dahon-dahon, yung mint at saka, ano yan? Coriander. Yan, lagyan natin siya ng yung na-slice natin kanina na carrots, yan pa ba? Tapos lagyan din natin yan ng pepino, cucumber, yan. Tapos, lagyan din natin ng peanuts na yung ating tinadtad kanina. Yung peanuts pa, nasaan? Na yung tinadtad ko. Ayun pala. Ayan, lagyan din natin ng peanuts. Lagyan din natin siya ng yan, peanuts. Hindi ko alam kung nasan yung camera. Ayan. Tapos, lagyan na natin siya ng sauce. Yan yung hoisin sauce na ginawa natin. Ayan. Kung gusto mong yan lang ang ilagay mong sauce, okay lang din. Pero gusto ko ng dalawa ang ilagay kong sauce niya. Lalagyan ko rin siya ng peanut butter sauce. Ayan. Masarap kasi siya eh. Para magkalasa naman. Ayan. Gusto mong peanut butter sauce lang ilagay mo din, pwede rin.
Yung ano pa, lagyan natin ng ginger. Yan, pinaka, yan ang pinaka gusto ko. Kahit madaming ganyan na ilalagay ko, gustong gusto ko yan. Yan, bueno. Ganyan ang magbalot mga Kajaba Girls. Yung hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na kayo. At share, ano, like, share, and subscribes, and subscribe. Bye-bye mga Kajaba Girls. Hasta la próxima. Bye-bye you. Love, love. Love you all. Mwah, 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 mwah. Ayan. Kita nyo perfect.